Also, she's in a cycle, a little bit cycle. Okay. Ma'am Luz Abraham, hello po. Yes. Hello sa inyong lahat. To all of those who are watching. To our viewers, supporters, and basta sa inyong lahat. Tagorba Frankie, hello. Good afternoon and thank you so much. And uy, ang mga dugis. Ato lang mo dito dugis. Yeah, Ma'am Loida Ibos Abatan, Ma'am Maribel Apatan Soriano. Hello, hello. Thank you for watching. And sa ating 15 viewers, 16. Tukoy! Atala mo dito eh. Atala mo dito ka. Sino yun na may bus? Hala. May bus. Sino yun na bus? Wait. Ma'am Maribel Apatan Soriano, hello. Good afternoon. Yes, thank you so much po, Ma'am Maribel. And also, Ma'am Margie Castillo de la China. Happiest birthday to Reggie. Thank you so much. And of course, to all of you. Thank you, Ma'am Margie. Ma'am Shi Silones. Ma'am Florence Lee. Ma'am Net Sanki ang hello po, Ma'am Judy Di Silvora Belen, and of course Ma'am Helen Kovic. Hello, thank you so much po. Thank you. And then of course Ate Faye TV, thank you so much. And of course Emmer, thank you. Thank you sa greetings. And of course sa aking family. Sa aking family dito sa Lapu-Lapu, at saka of course sa aking Felenter family, thank you so much. Sa aking ano, sa aking team sa Section F, thank you so much. Oo, sa aking mga teachers sa Section F, thank you. And of course sa aking family sa Felenter, Teacher Hannah, Teacher Shelsa, and of course yes, and sa academic staffs or staff, and of course kay Jom, kay Max, at saka kay brother, thank you so much. Ma'am Helen, thank you. Ma'am Net Sampiang, thank you so much. Ma'am Kususan, thank you. Diba ika nga ika nga na ano, na ang birthday daw is we have to teach our kids, or not just our kids but also tayo, we have to teach ourselves na if it's like birthday, it's not automatically na bonggang bonggang handaan talaga. Sa birthday kasi is we have to be, mamayla sa new pal, hello po, thank you so much. Ang birthday daw is
okay kung may handa, di ba? Pero we have to think na yung birthday is not automatically bongga yung handa. We have to consider many things. Example, birthday, siguro it's a reminder na, you know, yung year mo is, di ba, like, na you are thriving. Oo. Birthdays daw is a reminder that you are thriving. Na you are still here. Oo. And then life must be celebrated every day. Not just on your birthday, but it should be every day. Ma'am Linda Tan, ha, thank you so much po. Ma'am Zini Francisco, thank you. And ako, I am so very thankful for all the blessings, especially for the gift of life, for the gift of friendship, and of course, sa lahat ng blessings talaga. Blessings for me is, yung may kinakain ka sa araw-araw, nakikita mo yung family members mo na they are healthy. Nakikita mo yung friends mo na they are healthy. I think that's really a big blessing talaga. And also na nandito ka pa sa mundo, di ba? You are still surviving. You are still breathing. I think that's a real blessing talaga. Ma'am Andreza Iladora Villamento Vlog, hello. Thank you so much for watching. Ma'am Kususan, thank you so much. Ma'am Lydin Pacheco Gomez, thank you so much. Thank you. And hopefully, no, makauwi tayo sa Katimun. Kasi I miss my friends there also. Mighty Mang, Jing Astor, diba? But Mighty Mang is very busy din sa sa business niya. And then Jing also, I think periodical test ngayon nila ni Jing. And then siguro yung gagawin ko mamaya siguro is, of course, we have to go to church, diba? And then ipagpasalamat yung lahat ng blessings na dumating sa buhay natin. Oo. So, mamaya is mag-church tayo. At ipagpasalamat lahat ng mga blessings, lahat ng mga biyaya natin natanggap. Ako talaga is nagpapasalamat ako sa inyong lahat, guys. Especially sa mga taong niniwala sa akin talaga. Kayong lahat alam ko niniwala kayo sa akin. Gusto ko lang pasalamatan si Smileen de Luna Racaza, si Kuya Rich, si Kuya Bernard. Hala Kim, thank you Kim. Si Ruth Reyes, sino pa? Si Ma'am Ninita Villa Sanchez, thank you so much talaga for the unwavering support. Yes, Ma'am Ninita Villa Sanchez, thank you so much. Salamat sa support mo, sa friendship. Thank you talaga. Si Smileen, si Cathy Clements, Ma'am Oliva D.C. Garcia, oh my God, thank you so much talaga, Ma'am Oliva D.C. Garcia, for the love and the support. Sino pa? Basta, ang dami ninyo. Ang dami talaga. And kay Ma'am Leslie Pinili Arellano, thank you so much. Sino pa? Ang dami kong dapat pasalamatan. Si Ma'am Irene Jimenez, si Ma'am Ina Park. Basta kayong lahat, guys. Thank you talaga. Sa lahat ng supporters ng Bukid Squad, sa lahat ng supporters ko, thank you. Oo, kasi nandiyan lang kayo palagi. And basta, like, siguro hindi enough yung words. Hindi enough yung words how thankful I am to all of you guys. Kasi nagiging parte kayo ng buhay ko. Thank you talaga ng bonggang-bonggang-bongga talaga. And sa ating 46 million viewers, thank you. Ma'am Jocelyn Labrador, Ma'am Silones,
Ma'am Kim Sin na Dupanic Adriano, Ma'am Loida Ibos Abaton, Ma'am Merly de Macasa Santa Ana, Ma'am Di Castilla Hilupo. Thank you so much for watching today. Mm-mm. And then, thank you, Palantir. Thank you, Palantir, talaga kasi sa ano ko, sa company ko, kasi meron kasi kaming ano, guys, meron kasi kaming tinatawag na birthday leave. Oo. So, yung employees sa company namin is we were given a parang ano ba, yung parang a privilege na makapag-file kami ng leave kung birthday namin. Oo. Kaya nandito ako ngayon kasi actually work sana ako ngayon. Oo. And then I choose to ano nang yung leave ba kasi birthday ko ngayon. And then I'm so thankful sa company ko. Oo, kasi nakauwi ako ng maaga, hindi siya traffic. Oo. Kaya thank you talaga. And then sa inyong lahat, guys, thank you. Ma'am Delva Ibordi Palma, hello po. Thank you so much. And sa ating 48 million viewers, Ma'am Sita Yu po, thank you for watching. Thank you, thank you. Sa ating 52 million viewers, thank you for watching. Ma'am Rowena Rivera Ragsak, happy birthday. Thank you so much po, Ma'am Rowena. Thank you, thank you. Nasaan yung silence? Anchima! Lance! Alisa! No, you say thank you to them. Thank you. And thank you for supporting my uncle. Oh, playing kiss dayon. I love you all. I love you all. Okay, I can't wait. Yeah, thank you guys. And then, tignan niyo oh, I so love the gift. This is coming from meron akong gift na natanggap galing sa aking kaibigan. Ala, 32. Feeling ko makaarang ito sa akin. 32. Luoy, I love this one. Feeling ko makaarang ito sa akin talaga. Hala, karang siya. Oh my God. I'm so happy. Kaya ang 30 to 32. Yes. Oh, maarang ni siya. Hala, kay mura man siya kuan. Hala, mura siya og. Kanang stretchable. Oh my God. Thank you so much, Lily, for the gift. See? Ano pa siya? Amoy, department store. Amoy SM pa siya or basta amoy department store pa siya. Diba? Isusuot ko to siguro sa Monday. And then, pwede siya pang samba. Maluoy, Charlie, thank you so much. I love you always. Kaniko Sakura, thank you so much. Ma'am Miriam Garcia Figuracion, hello. And of course, ito, I so love the checkered. Uy, amoy, ano po talaga siya? Amoy department store. Bigay ito ng kaibigan ko sa school. Ma'am Shawi Jimenez, hello po. Uy, I love it. Hello. Oh my God, I so love it. See? Oh my God! Puri siya pang church. Maganda yung ano niya, maganda yung tela niya kasi hindi siya mainit.
Really? H&M? Oh my god, this is... H&M is expensive. Haloeya, I so love it. I will wear this one on Monday. And then, hala, Ma'am Irene Carmona, hello po. Ma'am Irene, hello. I miss you also. Thank you for watching today. Mm-mm. And then, actually, kanina, meron kaming konting salo-salo sa school. Meron kaming konting salo-salo sa school. And actually, yung birthday... birthday wish ko is not for myself because for me, I considered myself na parang blessed na ba? Para sa akin, I'm blessed na talaga. I'm blessed with family, I'm blessed with friends, lahat-lahat na. Para sa akin is, kayo yung isa sa mga blessings sa dumating sa buhay ko. Ala, Auntie Dolorosa Pugado, thank you so much. And of course, Ma'am Elsos Inatilag, thank you so much po. Mm-mm. Oo, para sa akin is, I considered you guys as one of my blessings. Kaya, di ba? Ang blessed ko talaga. Oo, kasi binigyan ako ng mga kaibigan, binigyan ako ng pamilya, binigyan ako ng opportunity, meron akong trabaho ngayon, oo, di ba? And I think, wala na akong reklamo sa buhay, char. Oo, wala na akong, parang ano ba, like, hindi man siya ganun kaano no, pero ang importante is meron tayong stable job, we are earning, nakakasupport tayo sa family natin, oo. I think that's the most important thing, di ba? And tawag nito ay and then kayo din mga supporters ko, palagi ko talagang pinagpasalamat sa Panginoon kasi binigyan ako ng supporters na katulad ninyo kasi it's really rare, di ba? It's really rare to find, you know, supporters na will support you all the way and considers you as a family, di ba? Hala, Bibi Girl, thank you so much, Bibi Girl. Yeah, Ma'am Irene, birthday ko today. Thank you. Ma'am Marisa Templo, thank you. Oo, kasi, sa akin kasi is, like, minsan ka lang, or, may mga tao talagang darating sa buhay mo pero hindi magtatagal, di ba? And then ako, nagpapasalamat ako sa opportunity na natanggap ko, sa mga opportunity na experience ko sa buhay kasi those opportunities naman or yung mga experiences natin sa buhay ba is merong ano, aral. Meron tayong aral na nakukuha, di ba? Ma'am Vivian Magrina, oh my God, thank you so much po, Ma'am Vivian Magrina, and then happy to see your name na nakapanood ka ngayon. Ma'am Shirley Gayanello, thank you. And of course, Ma'am Marisa Templo, thank you so much. Ma'am Luzminda Garcia, thank you. Hala, Ninyo Boy, Adrian Sitoy, hello, thank you so much. Hala, Ma'am Flores Jen, thank you. Thank you so much. Ma'am Miriam, yung age ko is 35. See, ang tanda po na. Mm-mm. Kanikol, totoo kanikol, maging malustog lang tayo ka Reggie, blessing na yan. Oo, totoo yan kanikol. Hala, at Auntie Annie, hadyo. Thank you so much, Auntie Annie. Mm-mm. There are times I find it hard to sleep at night.
Ma'am Vivian Magrina, hindi po ako absent. Nag-ano po ako, nag-file po ako ng leave. Oo. Nag-file po ako ng leave kasi sa company kasi namin, Ma'am Vivian, is meron kaming tawag dito ay birthday leave. Oo. So parang ano ba? Tawag dito ay kanang yung nagbe-birthday is yung nagbe-birthday is pwede kaming mag-leave na walang bawas yung sahod. Oo. Diba? I'm so thankful sa company namin kasi merong meron kaming ganung ano ba program. Mary Joy Aburrado, yes, I know, very old na talaga. Ma'am Miriam Gasfogression, pareha mo sa akong eldest Reg. Ah, yung eldest mo po is 35. Auntie Rose, more birthdays and more blessings po come, Uncle. Thank you so much, Auntie. Ma'am Luz Diminda Garcia, salamat sa pag-mention ng name ko. Super bait mo talaga. Thank you din so much po, Ma'am Luz Diminda Garcia, for watching. Thank you, thank you. And then, to all of you, thank you so much. Ma'am Vivi Magda, pwede ka na dumalaw sa Katmon for one day sa pamangkin mo si Austin. Oo, pwedeng-pwede na talaga. Pero si Austin, hindi na siya umano sa akin. Like, hindi na siya nag-ano ba? Like, hindi na siya lalapit sa akin. Kasi last time, meron akong kwento sa inyo, yung si Austin, nung birthday ng sister ko last time, pumunta si Austin dito. Oo. And then, alam niyo ba, si Austin, hindi na siya lumalapit sa akin, hindi na siya lumalapit sa, ano, sa kapatid ko na babae. Kasi siguro is, matagal na kami hindi nakikita ba? Kaya siguro hindi na siya sanay sa mga pagmumukha namin. Oo. Diba? Very sad. Very sad talaga. Pero siguro ganun talaga yung buhay kasi hindi naman kami palagi nakikita ni Austin, diba? And then, of course, yung bata is hindi nasanay. Oo. Hindi nasanay yung bata. So, basta yung importante para sa akin naman is like, okay lang sa akin na hindi na siya lumalapit. Basta ang importante is, malusog lang siya, di ba? Malusog yung pamangkin ko. Basta ang importante is happy siya. Oo. Di ba? Yun naman talaga yung pinaka-importante is makikita natin na happy at healthy yung mga mahal natin sa buhay. Kahit na hindi na yun lumalapit, okay lang. At least naman is, noong mga panahon na nagsasama pa kami, of course, like, binigay ko naman or ginawa ko naman yung mga bagay-bagay na para sa akin is nakabubuti para sa kanya, di ba? Ganun talaga yung buhay, guys. Ganun talaga yun. And, minsan kasi is ganun talaga. Oo. Yun yung dapat nating siguro ba i-accept, 'di ba? It's really a sad reality, 'di ba? It's really a sad reality, but we have to know and we have to learn na mangyayari talaga siya. Especially na hindi ka na nakikita ng bata. Kaya yun din yung siguro naramdaman ba or maramdaman ng magulang, di ba, na mapalayo sa mga anak nila, na minsan yung mga anak nila is hindi na nakikilala or hindi na lumalapit sa kanila. Ano kaya yung feeling, no, na like isa kang magulang and then nagtrabaho ka sa malayo and then yung anak mo is hindi lumalapit sa iyo? Oo, di ba? So yun yung feeling talaga. Ma'am Nancy Garcia Snad, thank you so much. Ma'am Elizabeth Mayores, hello, thank you so much po. Kanicole, napalayo ka kasi kay Austin, nanibago sa'yo. Totoo yan, Kanicole, nanibago na talaga si Austin. Nanibago na yun, oo.
Nalibago si Austin kung babalik ka sa dati for stay 5 months. Alo, Ma'am Vivian, parang hindi na talaga siya mga ano kasi we need to work. We need to work na talaga, oo. Diba? Kasi parang hindi na talaga siya mangyari. Oo, hindi na talaga siya mangyayari kasi like kasi dati kasi is palagi kami nagkasama, 'di ba? Or palagi kami nagsasama ni Austin. Kasi doon ako sa Austin, doon ako sa Katmo nagstay. So palagi talaga kami nagsasama. Pero ngayon kasi is hindi na kasi I need to work. Oo. And then ano nga is tumatanggap na nga ako ng online na klase kasi dati is hindi ako tumatanggap ng online na klase. Ngayon is tumatanggap na ako. We need to earn, 'di ba? We need to earn for a living. Mm-mm. Kasi meron akong kaibigan sa Vietnam na dati siyang kasamahan ko sa trabaho dati na she's looking for online teachers. She's looking for online teachers and sabi ko, pwede bang ano, tawag dito, hahanap ako pero kung wala akong mahanap siguro yung self ko yung i-recommend ko. Mm-mm. Ma'am Nora M. Villanueva Evangelista, thank you so much po. Ma'am Snooki Dunayre Kayanan, thank you. So, yung ano ko, yung tawag nito So, yung kaibigan ko sabi niya, humahanap daw siya ng online teachers. Sabi ko, sige, hanap ako ng mga teachers, but I cannot promise na makahanap talaga ako right there and then. And kasi, yung iba kasi ng mga teachers din is busy din. And then sabi ko, why not ako na lang, di ba? Pero tinanong ko siya na, pwede bang ano ba dapat pwedeng gamitin? Laptop ba? Or pwede ba cellphone? And then sabi niya, actually most sa mga teachers daw niya is laptop yung gamit. Kasi sabi ko, wala naman akong laptop, wala akong PC. Pwede ba cellphone? Sabi ko, pwede ba cellphone? And then sabi niya, okay lang talaga sa cellphone. For as long as yung cellphone mo is basta hindi lang siya lag, yung internet connection, ganun. Sabi ko, okay naman yung internet connection dito. Okay lang naman talaga yung connection talaga dito. So sabi ko, yes, ako na lang. So siguro, sabi ko sa kanya, pwede ba mag-start ako sa Monday? Oo, pwede ako mag-start sa Monday. And then, ano ba yung class? Ano ba yung lessons? Kasi sabi ko sa kanya, pwede ako magturo ng IELTS. Siguro speaking lang, oo. Pwede ako makapagturo ng business speaking, business vocabulary. And then sabi naman niya is ano lang yung basic speaking lang siya, pang general na style lang daw. Sabi ko, go. Ano ba yung mga students na dapat tuturuan, mga adults ba, mga bata ba, ganun, primary ba? Kasi kailangan nating alamin yung mga tuturuan natin para at least makapaghanda tayo ng mga lessons suitable talaga sa students natin. Kasi let's say for example, nag-prepare ka ng lessons pero yung lessons pala is or yung lesson na na-prepare mo is very difficult for the students, di ba? So kailangan talagang alam natin yung students natin para at least ba makapag-adjust tayo kung ano yung ituturo natin sa kanila. Oo. Totoo talaga ka, Nicole. Yes, pang sideline. Oo. Ma'am Pelge, naman sa langato kanumay. Happy birthday. Thank you so much po. Oo. So, yun sabi ko, para at least ba makapag-ano tayo. And then, siguro yung i-prepare ko siguro is, or mag-prepare siguro ako sa Friday para sa lessons ko. Oo. And then, siguro Monday is, mag-start siguro ako. Yung class kasi is mag-start siya. Yung klase kasi is mag-start siya 6 to 9. Yung online class is mag-start siya 6 to 9. And ano siya? 3 times a week. So 3 times a week, 1 hour every day. And pipili ka lang sa ano sa yung time ba kung saan ka komportable na magturo. So yung pinili ko is sabi ko sa kaibigan ko is can I choose 7 to 8 or 8 to 9? Kasi minsan kasi is meron pa akong ginagawa doon sa ano, ginagawa sa school,
minsan is umuwi na ako dito late na, and then minsan matagal ako makasakay talaga ng ano, makasakay ng multi-cab sasakyan. So siguro pipiliin ko yung medyo late na, siguro mga 8 to 9. Oo, 8 to 9 yun yung ano ko, or 9 to 10 yun yung anuin ko, or siguro mga 8 to 9 yun yung anuhin ko. Oo. Hala, Joanne McCall, hello. Ma Melinda Corpus, thank you so much. Pero yung gamitin ko, oo, kani call, pero yung gamitin ko is yung cellphone ko muna. Pero actually I was planning naman, or yeah, I was planning even before na magkano ng laptop. Ayun, sinabihan ko naman yung kapatid ko na magano ako ng laptop, kasi hindi ko siya inaano talaga yung laptop agad-agad, kasi hindi ko naman siya magagamit every day. And then doon naman sa school namin is merong ano, merong computer, 'di ba? Merong computer. So whenever na magano ako ng mga materials, nagpe-prepare, humahalap ng materials, is may namang ano doon, meron namang computer doon na pwede namin magamit. So yun yung inako ba, parang I make use of the resources na nandun sa company namin. Hala, Auntie Bibi is watching right now. Draguna Wang, hello. So yun, Zaya Mi Rivan, taga ano po, Lapu-Lapu. Ma'am Nini Rizal Pinyar, thank you so much po. Oo, so meron namang mga, or meron namang computer doon sa ano namin, sa company namin. So yun yung ginagamit ko sa ano, ginagamit ko sa maghanap ako ng mga materials ba. Kaya hindi muna ako nag-invest talaga ng laptop. Oo. Pero siguro kung dadami na yung online class ko, dadami na yung mga ano ko, is that's the time na siguro na bibili. Oo. Bibili ako ng tawag dito, laptop. Ma'am Meredith Cabanyal, hello po. Thank you so much. Ma'am Aliana Visagas, hello po. Ma'am Vivian Magyo, wala ka namang balak magturo sa public school tulad ni Jing Astor? As of now po, Ma'am Vivian, is ano talaga, parang wala pa. Oo. Oo, Ma'am Vivian, parang wala pa akong magbalak mag-public. Oo. Kasi ang hirap kumuha ng item. Talaga. And then I don't know ha, parang sa mga kabataan kasi ngayon, is iba kasi yung mga kabataan kasi ngayon. Oo. And then, 'di ba, alam niyo naman na medyo ano ko, parang medyo strong personality ako, na baka may mapagalitan tayo ng mga kabataan ba. And then basta uy, kanang ayokong, parang hindi ko kasi, parang basta iba kasi yung henerasyon ngayon kaysa dati. Kasi dati kasi, 'di ba, dati, let's say for example, kung hindi ka makagawa ng assignment, binibigyan ka ng punishment, parang ganun. Kasi kami kasi dati kasi is, kung hindi kami nakagawa ng assignment, meron kaming mga mali, mga nagawang kabalastugan, parang ganun. Pinapasit on the air kami, ganun, sit on the air. Pinapaluhod kami, pinipingot kami, parang ganun ba? And then, dati okay lang. And then, ngayon, hindi na yan okay, kasi bullying, and then child abuse daw, parang ganun. So, parang, then papaano namin disiplinahin yung ano, mga kabataan, kung ganun. And then kung papagalitan mo is ano, tawag nito ay kanang verbal abuse, parang ganun ba, parang basta uy, like hindi ko talaga siya maintindihan, na parang
And then kung walang improvement yung mga bata is i-blame sa mga teachers, di ba? And then hindi naman lahat ha, pero yun yung mga kaugalian ngayon sa mga kabataan ba na parang entitled yung mga kabataan ngayon na like, di ba? Konting bali ni teacher pino-post online, di ba? Like kung hindi nila gusto yung teacher nila is pino-post nila sa social media, di ba? Parang like nawala na yung value bilang isang magtuturo, parang ganun ba? Oo, parang ayoko mangyari yun. Oo. As in, Ma'am Teresita Pineda, happy birthday. Thank you so much po. Yeah, thank you so much, Ma'am Teresita Pineda. Ma'am Vivian Magrina, yung iba palaban, ganun rin ba mga students mo ngayon? Actually, yung mga students ko ngayon is hindi. Siguro merong iba kasi yung students kasi namin dito sa school namin is hindi Filipino. So mga foreigners sila. Foreigners sila from different places in Asia. Meron kaming Chinese, meron kaming Vietnamese, meron kaming Taiwanese, meron kaming Japanese, meron kaming Mongolian. Oo, meron kaming mga ganun. Pero yung attitude naman nila in terms of sa mga teachers is grabe yung respeto nila sa teachers talaga. To tell you honestly, guys. Very ano talaga, like shocking. Pwera lang sa ano talaga ha, pwera lang talaga sa mga students na ano talaga. Meron talaga mga students na attitude talaga, pero hindi lahat. Pero in terms of respect, grabe kung magrespeto talaga yung mga students namin dito. As in, grabe. Yung kulang na lang na lumuluhod sa'yo yung student mo, parang ganun ba? Oo. Yun yung maganda talaga dito sa ano, sa amin. Pero meron namang iba na hindi, like, meron mga konti lang na medyo like attitude, pero the rest are really ano talaga, very respectful. Grabe, as in like nag-ano sa iyo, nag parang tawag nito ay nagbabaw sa iyo, basta mafe-feel mo talaga na teacher ka talaga. Mm-mm. Ma'am Maricel Orihana, happy birthday. Thank you so much po, Ma'am Maricel Orihana. Thank you. Ma'am Jodet, hey, Rosa Flores, thank you so much po. Oo. Yun yung ano ko, yun yung tawag nito, oy. Yun yung fear ko ba? Yun ang fear ko. O na baka ko mag-public ako is, di ba, baka kasi sa mga students ko ngayon kasi is sanay sila sa akin na nagsasalita ako na very straightforward na no, I didn't like your answer, parang ganun. And then no, I think your answer is lacking, parang ganun ba, na are you satisfied with your answer? Because in my case I'm not satisfied, parang ganun ba. Sanay na ako sa kanila, and then sila naman is parang sabik sila sa learning ba? They are very, kasi yung mga student kasi namin ngayon is they are not comfortable or hindi sila parang hindi enough sa kanila yung knowledge nila ngayon. Gusto nila na mas mag-excel pa, parang ganun ba? And then yun yung very challenging. Mm-mm. Oh my God. Karegina, balitaan mo ba yung batang sinampal ng teacher? Namatay ang bata. Huh? Namatay ang bata. Oh my God. Yeah, kaya ayaw ko talaga mag-anong, diba? Ayaw ko talaga
ano ba? Oh my goodness. Oh, that's very sad. Parang nasanay ka na sa international, ibang lahi ka sa Pinoy. Oo, parang ganun. Parang ganun, Ma'am Vivian. Oo, parang naano na ako talaga. Parang nasanay ako talaga na sa mga ano ba. As in talaga, grabe talaga. Like minsan, pumapasok sila sa school. Dati talaga, meron akong student guys, to tell you honestly. Mas matanda pa siya kaysa sa akin. Mas matanda pa siya kaysa sa akin. And then yung age niya is parang 70 na ata siya, 70 or 60 ba siya, parang ganun. Babae siya from Japan. She stays or nagstay siya dito sa Philippines for 1 year. Nag-aral siya dito for 1 year. Can you imagine, guys? Every pasok niya sa school, sa room ko, nagbabaw siya. And then every time na lumalabas siya sa room ko is nagbabaw siya. Oh my god. No, and then sabi ko sa kanya, no, don't do that please, don't do that, because I'm parang hindi siya appropriate kasi you're older than me, and then ginagawa mo 'yan, parang no, don't do that. And then sabi niya, no teacher, parang ano talaga ba, parang kahit sa kanila daw is kung like teacher daw sa kanila is should be given a very high respect, parang ganun. So ko, no, don't do that, kasi nahiya talaga ako, as in. And then tinatanong ko yung ibang teachers niya kung ganun ba din daw yung or kung ganun ba din da kung ganun ba ang ginagawa din niya sa mga teachers niya. Lahat ng teachers niya, not just her teachers, subject teachers, but to all the teachers na makasalubong niya. Grabe talaga, as in. And then every time na nagaano kami class sa aming klase is basta uy, as in, basta talaga hindi mo talaga sila maano, as in nakikinig sa iyo, hindi sila nag-interrupt, basta grabe. Masasabi mo talaga na like mapifeel mo talaga ba na uy, teacher talaga ako dito, no? Parang ganun, as in. Kasi grabe yung respeto nila sa teacher talaga, as in. Ma'am Ami Peña, thank you so much. Oo ka, Nicole. Ma'am Nashrin Ilahi, good AM pa lang po dito. I miss you, Sir Reg. Always praying for your good health inside and out together with your family. Ma'am Nashrin, thank you so much. Take care ka always. Ma'am Ami Peña, thank you. Ma'am Ina Yang, happy birthday, Sir Reg. Hope you have a wonderful day. Enjoy. Thank you so much. Ma'am Teresa Pineda, kultura talaga nila yan. Marespeto sila sa mga teachers ka, Reg. Totoo ka, Nicole, as in talaga. And then, Vietnamese as well. Vietnamese, grabe din. Oo. Pero depende, yung Vietnamese kasi is, depende kung saan silang lugar na lang galing. Kasi, kung mga Vietnamese kasi is kung galing sila sa ano, kung galing sila sa south, especially sa Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City is yung parang iba kasi yung culture nila. Oo. Pero yung taga Hanoi, yung taga north is medyo yung personality ba is medyo matapang. Oo, parang ganun. Pero marespeto naman sila, pero iba talaga. Oo, parang meron talagang yung taga north kasi is parang very straightforward. Oo. North of Vietnam sa Hanoi. So medyo ano sila, medyo straightforward, parang prangka sila, pero kung taga Hanoi or no, taga Ho Chi Minh City is yun yung mahinhin. Oo. So iba-iba talaga. Pero all in all naman is marespeto talaga, as in mafeel mo talaga na teacher talaga ako. Oo. As in. Ma'am Mary Jane Nicala, hello po. Happy birthday. Thank you so much po, Ma'am Mary Jane. Ma'am Rosalie Gonzon-Rios, hello po. Thank you so much. Hello, uy. Thank you, guys. Ma'am Vena Olivia, thank you for watching. Mm-mm.
Thank you so much. As in, amazing talaga. Very amazing. I want you to always feel you're amazing. Kaya siguro, yan din yung naano ko ba na parang magpa-public ba talaga, ano? Magpa-public ba kuno or dili? Magpa-public ba kuno or dili? Magtingin ba ko na parang ganun ba? Oo. Kasi, basta, oy, yun yung ano ko talaga, yun yung medyo fear ko na baka mapagalitan ko yung student, baka ako yung, di ba, parang ganun ba? Kasi, alam nyo naman yung, ano natin, yung attitude natin, di ba, na parang very straightforward, medyo prank ka, parang ganun. And then, baka makaano tayo ng, like, of course, hindi naman tayo aabot sa, ano, no, kanang, like parang physical, if physical natin yung student, no, hindi tayo aabot dun, pero, ayoko yung makikita mo na yung mga bata na parang wala silang ano sa iyo, parang ganun ba? Ayoko ng ganun. Mm-mm. And ayoko makapagsalita ng masama sa student ko. If ever ganun. Mm-mm. Ma'am Karen Powers, hello po. Happy birthday dong, Reggie. More blessings to come, my dear. Love you dong. Ma'am Karen Powers, thank you so much po. Thank you so much. Thank you so much for watching today, Ma'am Karen Powers. Ma'am Edith Marentilar, goodizimo. Hello po. Thank you so much po. Mm-mm. Parang ganun. Yun yung fear ko talaga. And then, believe ako sa mga teachers na ang taas ng pasensya, parang ganun ba? Pero feeling ko talaga is wala akong ganun. Diba? Pero I'm not closing my doors na hindi magpa-public. Pero siguro ngayon is hindi pa siya umano sa ano ko talaga, sa isip ko. Hindi pa siya, kasi happy kasi ako ngayon sa work ko. Totally honestly guys, sa trabaho ko ngayon is happy ako. Oo. Kasi yun naman talaga yung pinaka-importante, diba, na happy ka sa ginagawa mo. Mm-mm. And then, marami kang natutunan, diba, yung mga co-workers mo are very supportive, diba, very helpful. So, yun yung ano ko talaga, yun din yung isa sa mga bagay na parang naano ko dito sa current na trabaho ko ba. Oo. Kasi hindi ko kasi na-feel na iba ako, parang ganun ba. Parang we are family talaga. We are helping each other. Diba, kung if we are in need, kung gusto namin ng tulong is nandun. Mm-mm. Parang nakasuporta talaga yung mga senior teachers sa amin. Oo, yun lang talaga yung ano talaga, yun yung aim natin, di ba, na happy tayo sa ginagawa natin, we are satisfied sa ginagawa natin. Oo. In terms naman of salary is, yes, hindi siya ganun talaga kalaki yung sahod, hindi siya umaabot ng ganun kabongga talaga. Pero, for me is, happy ako sa salary ko, happy ako sa natanggap ko na salary. Like hindi man siya ganun kabungga katulad ng call center, diba? Katulad ng sahod na natanggap ng mga teachers. Oo, diba? Alam, kasi parang alam ko is yung salary ng teachers ngayon is, yung salary ng teachers a month is 25 ba? Parang, that's, like, I'm not sure ha kung ganun talaga ano yung figures or yung sahod ng ano, basta malaki talaga yung sahod ng teacher sa public school. And then stable din. Oo. Pero for me naman is, ako is happy ako dito sa ano ko. Mm-mm. For as long as you're happy and you love your work, then go for it, Sir Reggie. Totoo ma'am Nashrin. Yung ano ba, yung
passionate ka sa ano, passionate ka sa ginagawa mo, and like hindi ka napipressure, or of course pressure naman is always there, stress is always there, pero at least you are happy, parang ganun. Ma'am Love Heart, hala, oh my god, Ma'am Love Heart Laba, happy birthday sa Reggie, watching from Baku, Azerbaijan. Hello po, Ma'am Love Heart, dyan sa Baku, Azerbaijan. Ma'am Nashwin Ilahi, pag healthy ka sa workplace mo, Sir Reggie, go na lang dyan. God will na malapit ka din, will in good. Totoo. Oo, siguro kung, di ba, kung healthy yung, ano, healthy yung working environment mo, di ba, you will sprout, or you will grow, or you will prosper. And then sa akin naman is, happy ako dito. Oo, kaya, yun. Mm-mm. Di ba, what time na ba? Hala! Lubat naman ni... Uy! Oh my god, lubat na ako, guys. And then, guys, mag-end naman ako ng live, guys, ha? Kasi nag-end naman di ay ako. Nag-kuha naman di ay ko. Uy, nag-lubat naman di ay ako. Mag-charge muna ako ng ano, guys. And then, baka makapag-live tayo mamayang gabi, ha? Na mamayang gabi, mag-live ako. Kung makapag-live ako, ha? And then guys, I love you guys. And then thank you sa lahat. Thank you so much. And then see you sa aking next live. God bless sa inyong lahat. Ma'am Merlin, Sagi, Famadico. Thank you so much po. Hala, Ma'am Chel Villa Carlos Santillan. Hello po. Happy birthday. Enjoy. God bless. Thank you so much po, Ma'am Chel Villa Carlos Santillan. Sa inyong lahat, guys. Thank you so much and I love you all. God bless you. And Ma'am Lizelle Gokotano Bueno, thank you so much. Oo, thank you sa inyo lahat, guys. Ha, mag-end na muna ako ng live, ha, kasi mag-charge muna ako sa phone ko. I love you all.